magandang pagbabalik, mga katropa. Ang isang magiting na sundalo ay inasahan mo na magsasakripisyo siya para sa kanyang mga kasamahan, lalo na sa oras ng labanan at kagipitan. Handa nilang itaya ang kanilang buhay para sa bayan. At bago sila sumabak sa napakadelikadong lakad, ang mga sundalo ay taimtim na nagdarasal para hindi sila mapahamak sa kanilang pupuntahan. Pero bago natin ituloy ang ating kwento, at kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, pakilike and subscribe at pakiclick mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Ang ating kwento ngayon ay ang kabayanihan at katapangan ni Sergeant Marcelo Dupay. Si Marcelo Dupay ay isang sundalo at miyembro ng Scout Ranger, isang elite unit ng Philippine Army. Siya ay tubong Leyte at isang waray. Alam natin kung gaano katapang ang mga waray, lalo na kapag may labanan, wala silang inaatrasan. At dito nahasa ang kanyang katapangan sa pagiging Scout Ranger. At alam din natin na mga Scout Ranger ay bihasa sa labanan, lalo na sa kabundukan, kaya sila tinatawag na Jungle Fighter o Musang. Ang labanan ng grupong ito ng Scout Ranger laban sa ilang daan na mga rebelde na naganap sa Barangay de Camay, San Mariano Isabela noong taong 1993, ang isa sa lubusang nagpahina sa pwersa ng makalaban sa Northern Luzon. Habang nagpapahinga at nagluluto ng tanghalian ang mga ilang kasama ng mga Scout Rangers, ay umabante naman ang isang grupo ng Scout Ranger para tingnan at magpatrolya kung may mga kalaban sa lugar na iyon. Ang terrain ng lugar na iyon ay parang letrang B ang forma. Ang nasa bandang kanan ay burol na nababalutan ng makakapal na talahib o kugon. Wala man lang punong kahoy na pwedeng pagkublihan at pagtaguan, at masyadong mataas sa burol na iyon. Sa kaliwang banda naman ay isa ring medyo mataas na burol na may mga kahoy at puno-puno na hindi gaano kalakihan sa taas. Pero sa paligid ng burol ay walang mapagkukublihan. Madaling makita ang kalaban kung may dadaan. Sa baba naman ng parang letrang B na terrain na iyon ay isang kalsada na ginawang daanan ng mga loggers o yung mga nagpuputol ng mga punong kahoy. Medyo maputik siya at wala man lang mga puno, kaya kitang-kita mula sa kaliwa at kanan ang kalsada. Nang makita ng mga Scout Rangers ang pasikot-sikot ng lugar na iyon, ay gumawa na sila ng plano. Kaya nagdesisyon na ang mga Scout Rangers na pumihit sa kaliwa at akyatin ang maliit na burol na may puno-puno sa taas. Habang maingat at dahan-dahan silang umakyat sa burol na iyon, ay napansin na pala sila ng makalaban. Hindi pa sila nakakalayo sa kanilang pag-akyat. Nang magsimulang paputukan na sila ng makalaban na nakatago na pala sa taas at nakakubli at nakaabang na sila. Bumuhos ang mga putok ng makalaban, parang pumuputok na popcorn sa dami ng bala. Dahil malayo pa ang ibabaw ng burol na iyon, medyo mataas. Hirap na hirap ang mga Scout Rangers na takihin at gantihan ang mga kalaban. Kaya napagdesisyon na nila na bumaba sa may kalsada. Kaso walang mapagkukublihan, walang mga puno, kumbaga nasa open area sila. At dahil nasa baba lang sila, ginapang lang sila ng ginapang ng mga kalaban para tapunan at batuhin ng mga granada. Sa dami ng granada na tinapon sa kanila, dinapaan at hinila na lang ng radyoman ang kanyang opisyal papunta sa ligtas na pwesto para di matuluyan at matamaan sa dami ng putok at pagsabog. Pagkatapos ng ilang oras na labanan at malapit na silang madikitan ng mga daan-daan na mga kalaban, sa oras na iyon, halos wala na silang depensa mula sa mga pag-atake ng mga kalaban, ay doon lumabas ang diskarte at katapangan ni Sergeant Marcelo Dupay. Umwesto sa harap si Sergeant Dupay, nagdasal muna, humingi ng gabay sa Panginoon. Malaki ang tiwala niya sa Panginoon at sa daladala niyang armas. Agad niyang inakyat at tinakbo niyang mag-isa ang burol sa bandang kanan. At baka kasi makuha pa ng makalaban ito. At kung sakali man na makuha ng makalaban ang burol na iyon, ay patay silang lahat. Dahil lamang sa pwesto ang kanilang mga kalaban. Yun na lang ang tanging paraan na naisip ni Sergeant Marcelo Dupay para sila ay makasurvive sa mga kalaban.
Walang cover, walang mapagkukublihan si Sergeant Dupay dahil puro kugunan at talahiban lang ang burol na yun. Inakyat at tinakbuhon niya yun, dala-dala ang M60 machine gun niya. Kitang-kita ng mga kasamahan niya mga Rangers kung paano naging target shooting si Sergeant Dupay habang binabaril siya ng mga kalaban. Pero tubong Leyte at dugong waray-waray si Sergeant Dupay, mabilis na tumakbo na parang musang hindi matamaan ng mga kalaban. Hanggang sa makaakyat siya sa ibabaw ng burol. Doon mag-isa siyang pumuwesto at nag-hold the line habang ang mga kasamahan niya ay nasa baba. Hold the line talaga, mag-isa si Sergeant Tupay habang umuulan ng mabala ay gumanti naman siya. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ni Sergeant Dupay sa mga kalaban. Kahit na nasa taas siya ng burol na yun, ay walang puno at wala ding cover. Sinubukan ng mga kalaban na gapangin si Sergeant Dupay. Pero matinik ang musang alerto, sinasabayan niya ang mga umaatikabong putok ng mga kalaban. Mabuti na lang at naka-reinforce ang mga kasama ni Sergeant Dupay na isa ding waray. Pumuwesto sila sa harap para paputukan ang mga gumagapang na mga kalaban. Hanggang sa makita ng mga kalaban na hindi nila kaya magpagsabayan pa sa mga Rangers. Natamaan at namatay na rin ang kanilang commander. Napilitang umatras at tumakas ang mga kalaban. Nang makalapit na ang mga Rangers kay Sergeant Dupay, nakita nila na halos paubos na rin ang bala ni Sergeant Dupay. Dahil sa katapangan niya at paniniwala sa Diyos na isalba niya ang buhay ng kanilang mga kasama. Dito na rin namatay ang commander ng mga rebelde na siyang nagpahina sa pwersa ng makalaban sa Northern Luzon. Tatlo ang patay sa tropa na iyon ni Sergeant Dupay. Ang 5th Scout Ranger Company, the Selective Company ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon at patuloy na lumalaban para sa kapayapaan, katahimikan at seguridad ng mga mamamayan. Si Sergeant Marcelo Dupay ay namatay sa sakit. Walang detalye kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanya. Pero ang katapangan at pagsisilbi sa bayan para sa kapayapaan at katahimikan ay hindi na mabubura ang pangalan ni Sergeant Marcelo Dupay. Ang katapangan ay hindi matutumbasan lalo na sa labanan, at kung malakas ang paniniwala at pananalig mo sa Diyos ay may lalayo ka sa kahit anong kapahamakan, kagaya ng kwento na ito ni Sergeant Marcelo Dupay. Hanggang dito na lang ang maaksyong kwento ng ating matapang na sundalo mga katropa. At kung nagustuhan mo ang kwento na ito ni Sergeant Marcelo Dupay, pwede po ninyo i-comment sa comment section at ating babasahin. Hanggang sa muli at sa mga susunod pa nating video.